Nagawin na sa bansa ang 24 na Pinoy na kabilang po sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Turkiye. Kumustahin natin ang kanilang sitwasyon at ang tulong na ipinabot po ng gobyerno para sa kanila with Yusek Eduardo Jose de Vega ng Department of Foreign Affairs. Yusek de Vega, sir, magandang araw po. Yusek, nakamute po kayo. Pakicheck po ng computer po ninyo, sir. Yung mikropono, pakipindot. Opo. Sir, good morning po. Okay na ba ngayon? Yes, sir. Opo, okay na po. Yusek, kumusta po ang kababayan natin na kauwi ng bansa mula Turkiye? Sila po, nasa na po ngayon? Yung iba sa kanila nakauwi na dahil sinundo sila ng mga kamag-anak nila. Yung iba naman nasa OWA shelter. Tumungo ng OWA kasi hindi sila tiga Metro Manila o tiga Luzon, tapos si Papa Win pa sa kanilang mga probinsya, no? Sa Leyte at Cebu, yung iba. Anyway, nasa mabuting kalagayan sila, 24 sila, 24 consisting of 10 parents or 10 mothers with 14 children. Ano ang may pangako na tulong ng pamahalaan para po sa mga Pilipinong umuwi na ng bansa galing po sa Turkiye? Ano, meron kaming arrangement yan ng bagong Department of Migrant Workers, no? Kasi up to now po, DFA pa yung gumagastos ng assistance to nationals, no, sa aming budget dahil inaayos pa nila yung kanilang sistema, no. Pero sila yung in charge kasama ng OWA ng reintegration. Opo. Kaya pag umuwi sila, pag umuwi yung ating mga kababayan from abroad, dapat kukupin sila, pinipick up sila ng OWA, tapos tinutulungan na mag-start up dito, bigyan sila in the first place, dadalhin sila sa kanilang mga lugar. Tapos kailangan bigyan ng retraining para sa bagong livelihood. So kami nagbigay na ng $200 na financial assistance sa kaila bago umalis. Tapos dito, masahan natin na bibigyan pa sila ng DMW, ang in-charge yun, si ASEC Benny Legaspi. At gusto namin pasalamatan din si OWA Administrator Arnel Ignacio Tukudyan, no? Ngayon, isang paliwanag, no? Yung iba sa kanila, hindi naman permanenteng may iiwan dito. Yung iba siguro after one year, pag naka-recover na yung Turkiye, babalik. Kasi nandun pa yung mga asawa nila. O di kaya nasa Middle East yung mga asawa nila. Na umuwi lang dahil wala silang mabalikan na bahay. Dahil nag-iba na, no? Gumuho na yung mga gusali. So, nandito sila. Pero for those who want to remain permanently, yan, nandyan po yung ating OWA at yung DMW. Ito po ay second batch na, tama ba? Ilan po ang kabuuan ng mga na-repatriate na, Yusek? Apo, yung unang batch was 25. Last week yun umuwi. More than one week ago. Tapos ngayon 24, so 49 na ang umuwi. Kasama kagabi pala yung isa, hindi natin bayad yan. Yung Turkish husband ng isa, sumama na rin sa asawa niya. Siyempre, binabayaran lang natin yung mga Filipino citizens, no? Magkakaroon pa kasi right now, meron pang 78 na natitira sa shelter natin. May isang shelter para sa mga OFWs dun sa na overseas Filipinos na nirescue natin or lumikas galing sa kanilang mga earthquake-affected area. So, there's still 78. Hindi lahat gusto umuwi. Pero magkakaroon ng third batch for sure. Bago matapos ang buwan, magkakaroon pa siguro mga 20. 20 siguro sila ang uwi pa. Ilan ang, sa inyo pong datos, Yusek, ilang Pilipino pa ang nasa mga shelter sa Turkiye na nanatili doon? Kumusta ang sitwasyon nila? Alright po. Sa shelter natin sa Ankara, it's a dormitory, no? There are 78 right now. Pero labas-pasok yan eh. Kasi dati kukunti na lang, mga 50, tapos nagsibalikan, nadagdagan dahil nagkaroon ng second wave, no? Second wave of shocks, no? Earth shocks. Now, sa yung nadatili sa earthquake-affected areas, mga 158 ang nadatili doon. Tapos ngayon, pinapangakuan ng pamahalaan ng government ng Turkiye, na bibigyan sila ng financial at housing assistance. Kaya nga nung nandun ako, ako mismo kasama ng mga Pilipino, no, umuwi, same flight po kami,
Noon nandun ako, nakipag-meeting po ako sa mga Ministry of Foreign Affairs at Ministry of Migration. Kasi may pangako ngayon kanilang presidente, si Erdogan, na yung mga Turkish citizens, kasi marami sa kanila Turkish citizens at permanent residents na, bibigyan ng housing at financial assistance, no? Pero kaso tatagal lang. No? Habang nandun, inaalok natin sa mga kababayan natin, kung wala kayong matitirahan doon, i-repatriate namin muna kayo sa Pilipinas. No? So, yun ang ginagawa namin sa kasulukuyan. No? Isa pang importanteng, dalawa pang gusto kong i-emphasize, tumutulong yung mga Filipino community natin sa Ankara at Istanbul. Hindi naapektuhan yung areas noon. Kaya tuloy ang pag-offer nila. Istanbul, hindi yan yung capital ng Turkey. Pupunta yung mga OFWs natin doon sa Ankara para mag-alok palagi ng food and other assistance sa mga nandun sa shelter. At nagpapasalamat ang pamahalaan ng Turkey sa Pilipinas dahil sa ating inalok na yung ating contingent, no, na pinadala natin para tumulong sa earthquake recovery, earthquake efforts. No, yung ngayon, ang sabi ng Turkish amin, they are in the post-earthquake scenario. No, yung recovery period, tatagal po ito at nagpapasalamat sila sa lahat ng mga bansa na may suporta sa kanila. Meron pa huli, no, yung kung sinong kailangan i-contact yung embahada kung may mga kamag-anak doon, ito po. Ah. Mas madali yung ankara.p@dfa.gov.ph i-email nyo, no? O yung kanilang emergency hotline po. Ano po, dahilan ng ilang mga kababayan natin, Yusek, na piniling manatili sa Turkey, eh? Meron, alam niyo po, yung iba kasi, nandun naman yung asawa nila, kaya pinili na maiwan. Mas marami ang nagdesisyon na maiwan kasi there were about 280 Filipinos, some Turkish citizens na residing in the affected areas. Tapos almost 160 ang nag-decide na nag-desisyon na may iwan doon. So may lagpas 100 na lumipat, no? Yung iba umuwi na sa Pilipinas, so yung iba nandoon pa sa shelter. So basta pag nandoon, bibigyan namin ng assistance. Kaso lang kababayan, no? Siyempre kailangan mag-dual citizen muna sila. Kasi mga iba diyan Turkish citizen na, eh, kailangan manumpa according to Republic Act 9225. Para makuha nila yung Filipino citizenship, dual citizenship, no? Makuha nila at maging entitled sila kasi po syempre pondo ng bayan niyo, no? Sinabi ko kanina, DFA funds, tama po, DFA funds 'yan, pero that's taxpayers money, so lahat tayo mga Pilipino tumutulong sa kanila kasi ating pera din 'yan para makauwi sila. Opo. Mensahe na lang po, Yusek, no, para sa ating mga kababayan, pati na rin po sa pamilya ng mga Pilipino sa Turkey. Ating mga kababayan sa Turkey, nandoon po kami. Kita ninyo, napakasipag ng ating ambassador doon, si Meret Agabre, at saka yung kanyang team sa Ankara, pati sa Istanbul, under the Consul General, si Shalin Manangkil. At dito sa DFA, lubos-puso kaming kapasalamat din sa contributions ninyo para sa kanila, no, sa ating mga OFWs. At nandito kami, kung sinong gustong umuwi, tutulungan namin para makauwi. At saka kung kailangan lang yung contact, kontakin nyo kami dito sa DFA Umuwa Office or sa Embahada para kung gusto nyo ng hotline, malaman kung kapos na kabaganap nyo. They are safe now. Awan ng Diyos, wala na nadadagdagan na casualties. Thank you, Yusek Eduardo Jose de Vega ng DFA, Department of Foreign Affairs.